Iniwan ni Syra ang asawang si Massimo dahil mismong siya ang nakasaksi at mismong nakahuli na bukod sa kanya. May iba itong kinakalantari. Siya mismo ang nakakita habang naglalaro ng apoy ang kanyang asawa at ang babae nito. Hindi siya nagdalawang isip na umalis sa poder, bahay at buhay nito. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng away. Kaya siya na ang kusang lumayo. Dahil mahina siya pagdating sa mga ganoong bagay, kahit pasabihing may karapatan siya dahil kasal sila ng kanyang asawa. Matulog at makinig sa musika lang ang ginawa niya dahil habang nasa biyahe paminsan-minsan, napapaisip siya ng mga dapat niyang asahan pag-uwi sa Pilipinas. Pati ang mga dapat niyang sabihin sa mga magulang. Ayaw na rin kasi niyang ipaalam pa ang kasal na naganap noon at kung ano ang naging buhay niya sa piling ng ex-husband. After a long flight, nakalapag din sila sa Pilipinas. Hindi pa man din nakakalabas, parang umuusok na ang puwitan niya sa kaba. Yung pakiramdam na malalanghap na niya ang simoy ng Pilipinas. Ngunit pagtapak pa lang ng mga sapatos niya sa Naiya, ay biglang bumalik sa kanyang isip ang mga huling pangyayari sa kanya dito bago siya umalis. Nakakapangilabot, ngunit kung maaari, ayaw niya nang isipin. Sa nakikitang mga kapwa Pilipino na naglalakad sa airport ay talagang nakakapagbigay sa kanya ng kaba. Alam niya namang ang kapatid lang niyang si Lucas ang nakakaalam na uuwi siya. Pero ang dagundong ng dibdib niya ay talaga namang dagsa. Siguro dahil naninibago lang siya. Agad niyang nakita si Lucas sa labas ng Naiya Terminal 1. May hawak pang kartulina at malalaking letrang nakasulat ang buo niyang pangalan. Agad nang gilid ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang kapatid niya. Nagmadali siyang pumunta sa mga ito. Ate, grabe, tumangkad at gumanda ka palalo. Mukhang maganda ang hangin sa Spain. Sabi ni Lucas pagkatapos siya nitong yakapin. Kita niya rin sa mata nito ang pamumula nun. Tinawanan na lang niyang sinabi nito. Bulero ka pa rin. Nilingon niya ang nakangiting babae sa likod nito. Welcome home, Ate Syra. Ate Sy, ito nga pala si Chanel, asawa ko. Hine, si Ate Syra, ang runaway ate ko. Niyakap niya ito. Sabi ni Lucas, busy raw sa bahay ang kanilang tatay para sa handaan mamaya. Hindi pa rin naman alam ng mga ito na uuwi siya. Sa biyahe ay panay ang kwento ni Lucas ng mga importanteng nangyari sa pamilya nang nawala siya. Kung minsan ay natatawa siya o kaya naman ay napapangiti na lang. Kasi aaminin niya na may parte na talagang sana nandoon siya at kasama ang mga ito sa mga importanteng okasyon. Iyong pamamanhika ni Lucas sa tangkasal ng dalawa. Pati nga sa pagsilang ng unang anak ng mga ito ay naiinggit din siya dahil wala siya sa mga panahong yun. Marami siyang napakawalan. Papasok pa lang sa bayan, inatake na siya ng kaba. Pinapanood niya ang mga nadadaanan nilang kalabaw at kambing na kumakain ng damo. Namiss niya ito ng sobra, yung simpleng buhay sa kanila, kahit ang simoy ng hangin. May ilang mga gusali rin ang dumagdag, halos hindi niya na makilala ang kanilang probinsya. Ilang saglit pa, inhinto na ang sasakyan sa tapat ng isang magandang bahay. Alam niyang ito na ang barangay nila pero hindi naman ito ang kanilang bahay. Malaki ito at yari sa bato. Kahoy at kawayan lang ang sa kanila. Nagsimulang magtanggal ng seatbelt sina Lucas at ang asawa nito. Habang ginagawa iyon, ay kaba ang namamayani sa buo niyang pagkatao habang nakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Oh, ano ate, hindi ka bababa? Tanong ni Lucas. May pagtataka pang kumintal sa mukha niya. Ha? Bakit may pupuntahan ka ba dyan? Inosente niyang tanong. Ay mali, sorry ate. Hindi ko pa ba nasabi? Eh, nagpa-renovate ng bahay si tatay. Nagulat ka ba? Ito na ang bunga ng pagsisikap mo sa Spain. Nangunot ang noo niya. Bumaba siya para tignan ang bahay. Hindi niya talaga halos makilala ang bahay nila dahil parang dinemolish iyon at hindi lang ni-renovate, mukhang ginawa talagang bago. Kulay mint green ang pintura ng tatlong palapag na bahay. May rooftop at may terrace ang bawat bintana. Mayroon ding aircon ang bawat silid pa ata. Sa ibaba naman, nakabukas ang siguro'y tinayong kainan ng kanyang mga magulang. Sa labas ay mayroong tent at mga plastic na mesa at upuan. Wala pang mga tao dahil parang naghahanda pa. Tara na sa loob. Ako at si Mang Ambo na ang magpapasok ng mga gamit mo sa loob. Wala pa siguro ang tatay nila at baka nasa bayan pa. Narinig niyang sabi ni Lucas. Halos matulala siya sa pagbabago ng kabuhayan at kanilang bahay.
Dati kasi, farm ang pinagkakaabalahan ng kanyang tatay. Ngayon ay mayroon na itong kainan at may kalakihan ng pwesto. Pagpasok niya sa loob, ay mas namangha siya. Tiles na sahig pero simple pa rin naman ang mga kagamitan, tulad ng kawayan na upuan at lamisita. Pero may malaking flat screen TV. May malaking bintana din na pinapasukan ng hangin, kaya ay dinuduyan nito ang mint green na kurtina. Pag akyat sa taas, ay may nakita siyang mini living room din at may isa pang TV. May nakita siyang tatlong pinto. Hindi niya tuloy alam kung saan siya tutuloy dahil hindi niya kilala ang kanilang bahay. "Sa taas ang kwarto mo, ate." Napalingon siya kay Lucas nang mapagtanto niyang nasa likuran niya ito. Napalingon siya sa isa pang hagdanan na konektado sa third floor. "Ha? Akala ko bubungan na doon." Nagtaka rin siya. Sa tingin niya kasi kanina malawak na rooftop iyon. Yun ang tingin niya mula sa labas. Naglakad si Lucas pataas kaya't sinundan niya ito. "Ewan ko ba kay tatay, ito kasi ang request niya. Sa labas mukha lang simpleng rooftop pero bago ka makapasok sa rooftop, may madadaanan ka pang isang kwarto. Sabi ni nani at tatay para daw yun sayo." Tama nga si Lucas, mayroon pang pasilyo papunta sa nag-iisang pinto. Sa dulo naman nun ay may isa pang pinto, marahil ay pa-rooftop na iyon. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanyang malaking kama. Queen size bed na puti at may combination ng mint green na kakulay ng kumot at unan. Paborito niya kasing kulay iyon. Halos mapanganga siya nang tuluyan siyang nakapasok. Halos kumpleto ata ang gamit doon. May aircon, TV, banyo at ilan pang gamit. Mayroon pang mini sofa sa gilid at estante ng libro. Ang sahig ay gawa sa makintab na plywood. Presko dahil sa preskong hangin. Mula sa bintana, tanaw ang bukid kung kaya naman maganda ang tanawin. Ito ba talaga ang bunga ng pagtatrabaho niya sa Spain? Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng tatay at nanay niya. At dahil sa third floor ang kwarto niya, medyo nahiya siya kina Lucas at Mang Ambo dahil ang mga ito pa ang nag-akyat ng kanyang gamit. Hindi niya na pinaakyat ang mga package na inuwi niya para sa pamilya. Narito na siya sa wakas. Sa 7 taong lumipas, nakauwi na rin siya ng tuluyan. Mahabang panahon din ang ginugol niya sa ibang bansa para kalimutan ang masalimuot na buhay niya sa piling ni Massimo. Oo nga at hindi pisikal, ngunit ang emotional damage niya ay sobra-sobra na mas gugustuhin niyang mabugbog na lang kaysa maranasan ng mga iyon. Ang hiling lamang niya ngayon ay sana hindi na sila magkita ni Massimo hanggang sa makabalik siya sa ibang bansa. Umuwi lang kasi siya dahil lang sabi ni Lucas, ngayon ang panunumpa ng tatay niya sa pagkakakapitan ng kanilang barangay. Nagpaiwan muna siya sandali sa kwarto para makapagpahinga ng kaunti. Ilang oras ang lumipas nang makita niyang nagluluto sa malaking kawa sina Mang Ambo at isa pang ginang na hindi niya kakilala. Naglilitsyon din ang mga ito. Namiss niya iyon kaya nagpalit na siya ng damit para tumulong sa mga ito. Nagpresenta siyang magluluto ng fresh lumpia habang si Lucas at ang asawa nito nag-aayos na sa labas. Pauwi na raw ang tatay at nanay nila. Kinabahan siya na excited. Minadali niya ang ginagawa kahit na halos butil-butil na ang kanyang pawis. Sana pala, bumili rin siya ng cake. Inaayos niya ang lamesa at inihain na ang pagkain. Grabe, parang hindi siya galing sa mahabang biyahe at aligagapa. Ate, nandyan na sila. Napaigtad siya sa sigaw ni Lucas mula sa pintuan. Madilim na nang makauwi ang mga ito. Maliwanag sa labas dahil naglagay si Lucas ng ilang dilaw na bumbilya. Aakalain niyang piyesta sa itsura ng labas ng bahay. Nagtanggal siya ng apron at nagpunas ng kaunti ng pawis. Na-e-excite talaga siya. Ano kayang magiging reaksyon ng nanay at tatay niya? Mula sa bintana, natanaw niya ang paghinto ng itim na sasakyan. May kasunod pang isang sasakyan. Nangunot ang noo niya. Nag-rent pa ba ang mga ito ng masasakyan? Ang social naman. Sinalubong ni Lucas at Chanel na asawa nito ang mga parating. Unang bumaba mula sa passenger seat ang tatay niya na mukhang ang saya-saya dahil syempre kapitan na at nakabarong pa. Aba ang gwapo. Sa 2nd pinto ay bumaba ang nanay niya na pinagbuksan pa ni Lucas. Kitang-kita niya ang malapad ng ngiti mula sa mukha ng mga ito. Naginit ang mukha niya at nanggilid ang luha sa kanya mga mata. Iyong matagal na pangungulila niya ang nagpapabigat sa kanya sa mahabang panahon. Pero ngayon ay eto na. Mayayakap niya na ang kanyang mga magulang.
Tinignan siya ni Lucas at pinapalapit. Napansin iyon ng tatay niya kaya nadako din ang mata nito sa kanya. Nakangiti siyang lumabas ng bahay. Anak! Sigaw nito. Tay! Nakangiti niyang sabi. Saira anak! Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng mga ito nang siya ay makita. Nanggilid din ang luha mula sa mga mata ng kanyang mga magulang. Ikaw ba talaga si Saira namin? Aba, halos hindi na kita nakilala. Malakas na sabi ng tatay niya kaya nagtawanan ng ilang bisita. Namiss kita anak. Itong kapatid mo, hindi sinabi ngayon palang uwi mo. Kanina ka pa ba? Kaninang tanghali po, sinadya po namin ni Lucas na hindi mo na ipaalam sa inyo, Nay. Para po sorpresahin kayo ni tatay. Nakangiti siya pero hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Kung kaya't yumakap na siya sa tatay niya at sinubsob ang muka sa dibdib nito. Miss na miss at gustong gusto niyang humingi ng sorry sa kanyang mga magulang. Napabayaan niya na ang mga ito at matagal na nalayo dahil sa sakit na naramdaman niya. Ngayon ay ramdam niya na nasa wakas talagang narito at nakauwi na siya. Hinaplos ng tatay niya ang buhok niya na para bang nagpapahiwatig na ang lahat ay magiging maayos. Oh, mukhang miss na miss kami ng panganay namin. Tara na muna sa loob anak para makakain na. Kanina pa kami nagugutom. Magiliw ang boses ng kanyang tatay. Iniangat niya ang mukha na hilam sa luha. Nang makita siya ng tatay niya, pinagtawanan siya nito pero pinunasan nito ang kanyang luha. Umiti siya ng malapad. Ayos lang anak. Huwag ka ngang umiyak. Dapat masaya tayo dahil kapitan na ang tatay mo. At higit sa lahat nakauwi ka na. Makakatulog na kami ng nanay mo ng mahimbing mamaya. Tahan na. Tumawa pa ito at inakbayan siya. Tinignan nito ang mga bisita. O pasok na ang lahat. Tara na at magsikain na tayo. Huwag kayong mahiya. Naghiyawan ng mga bisita at ilang saglit pa may kanya-kanya ng mga plato. Tumulong siya sa pag-aasikaso ng mga bisita. Iba sa kanila at kilala niya. Batian at kamustahan ng mga naunang naganap. Kakwentuhan ng tatay niya ang katropa nito. Pero may ilang beses niya itong napapansin na panay ang tingin sa labas na para bang may inaabangan. Nagtama ang mata nila ng tatay niya at siya'y tinawag. Anak, halika nga. Tingnan mo nga sa labasan kung nandyan na si son-in-law. Baka kung nahatak na ng mga kapitbahay iyon. Kumunot ang noo niya. Son-in-law? Di ba dapat daughter? Po? Kasama ng tiyo o kamo yon, pinabili ko ng red horse. Ang tagal eh. Sabi ng tatay niya at saka tumalikod para makipagchismisan sa unahan. Kunot noo siyang naglakad palabas ng bakuran. Sino raw? Son-in-law? Baka na mali lang ang tatay niya. Sa bagay, tumatanda na kasi. Ayan na pala ang asawa mo eh. Napalingon siya sa kanyang ama. Nakanguso ito sa labas. Hindi niya na napansin ang tawag nito sa kanya. Tinignan niya na lang. Pero para siyang natuklaw ng ahas na nakita. Halos napatda ang mata niya sa pagpikit dahil napako ang mata niya sa lalaking palapit. Napaawang ang kanyang labi. Nakita niya itong kasama ni Lucas na parehong may dalang tig isang case ng alak. Para na nga ata siyang nakakita ng multo. Anong ginagawa ng taong to rito? Nung nakita siya ni Lucas na nakatingin siya sa lalaking kasama nito, umiling at ngumiti ito sa kanya. Tila may ibig sabihin ang ngiti nito. At si Massimo Del Fuego, kulang na lang yata, kainin siya ng buhay sa tindi ng titig nito sa kanya. Hindi tulad niya nagulat na gulat, ito ay parang hindi na nagulat. Nakatitig ito sa kanya habang papasok sa loob at bit-bit ang case ng inumin. Ano ba ang masasabi niya? Napakagwapo nito sa suot na v-neck black at maong pants. Napaka-casual pero parang mas bagay pa nga iyon sa lalaki kesa sa suit. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa ilapag nito ang dala sa gilid ng chest freezer sa loob ng bahay. Nakipag-usap pa ito sa ilang matatanda doon na para bang araw-araw nitong ginagawa. Ate, baka matunaw naman yung asawa mo. Ikaw din, baka mawalan ka. Napalingon siya kay Lucas na binulungan siya nito. Sa totoo lang ay takang-taka siya. Asawa niya? Teka, alam ba nila? Anong ginagawa niyan dito, Lucas? Gulong-gulong tanong niya sa kapatid niya. Pero tinagilid lang nito ang ulo at kung tignan siya ay para siyang may sayad. May lagnat ka ba? Ikaw pa talaga ang nagulat? Saira anak, nilingon niya ang tatay niya na may hawak ng baso ng juice.
itinaas ito ng matanda na parang nakikipag-cheers sa kanya. "Welcome home, anak." Hilaw siyang umiti sa kanyang tatay. "Ano ba naman to? Magugunaw na ba ang mundo? Bakit nandito ang hinayupak na ito?" Binalik niya ang tingin kay Massimo, pero kinalabog ang pintig ng puso niya nang makita niyang nakatingin ito sa kanya at naglalakad patungo sa kanyang pwesto. Parang gusto niya nang bumalik sa Spain ngayon din mismo dahil hindi talaga siya handa at kahit kailan hindi siya magiging handa sa taong ito. Kani-kanina lamang ay dalangin niyang wag sana silang magkita ng lalaki. Pero bakit binaligtad yata ng langit ang hiling niya? Pinagpapawisan pa ata siya ng malapot habang tinitignan itong papalapit sa kanya. Ang tumatagos nitong mga titig, ang sexy nitong mga balikat sa bawat hakbang ay sunod-sunuran sa lalaki. Ang mga mata nitong tila galit kong tumingin, ang perpektong katawan na halos sambahin niya noon, pero lahat ng mga nasa isip niya, nilunok niyang lahat, parang hindi yata niya kayang maging kaswal sa bawat titig nito. "Hi!" Ang male cologne nito na pumuno sa ilong niya. Gumapang ang titig nito sa buo niyang sistema. Yung lahat ng sa kanya ay isinara na niya. Inilubog ang lahat na pwedeng ilubog para hindi siya tamaan. Pero tignan mo siya ngayon, halatang malakas pa ang tama. Hindi niya natansya. Umangat ang kamay nito at pinunasan ang pawis niya sa noo. Napalunok siya. Tinanggal ang bara sa lalamunan at pilit inayos ang sarili. Hindi siya apektado. Hindi niya kinaya ang titig nito kaya nag-iwas na siya ng tingin. Kagaya pa rin ng dati, nakatingala siya rito. Tumango siya. "Bakit ka nandito?" mahina niyang tanong. Pero alam niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. "Tatay invited me." "Ano? Tatay daw? Di ba nga hiwalay na sila 7 years ago? Ano naman ang iniinarte nito ngayon?" Ngunit napapikit siya saglit nang marinig ang mababa. Ngunit makapangyarihan itong boses. Hindi niya pwedeng itanggi na ang boses talaga nito ang nagpapakilig sa kanya noon. "Invited raw? Bakit? Di ba may iba na itong asawa? Eh bakit hindi siya doon makisali? Bakit dito?" Gusto niya itong batuhin ng mga tanong, pero hindi muna dito. Baka masira niya ang mahalagang gabi ng kanyang tatay. Pero ngayon, ipapakita niya na hindi na siya ang asawa nito. "Kailan ka pa rito?" Anito, paalis na siya nang magsalita ito ulit. Tinignan niya ang relo niya at nagkunwaring naiinip. "Wala ka na dun." Walang buhay niyang sagot. "Kumain ka na ba?" May pag-aalala sa boses nito. Medyo nagulat siya doon pero hindi niya pinansin. "Kay nanay muna ako, tutulong lang ako." Sabi niya nang hindi ito tinitignan. Anong pakialam nito kung hindi pa siya kumakain? Wala nga itong pakialam sa kanya dati kung nagutom man siya sa kakahintay rito. Tapos ngayon, aarte ito ng ganito. Naglakad siya papasok sa loob pero nahatak siya ng kanyang tatay. Naramdaman niyang sinundan siya ni Massimo mula sa gilid niya. "Ito nga pala ang panganay kong si Saysay. Naaalala niyo ba ito? Registered teacher na ito sa Spain." Tuwang-tuwa na pagmamalaki sa kanya ng tatay niya. Ngumiti na lang siya sa mga ito. "Aba, Kapitan Orlan, tapos na pala lahat ng mga anak mo at may kanya-kanya ng trabaho. Ano naman ang sunod niyan?" sabi nung isang kainuman ng kanyang tatay. "Ay sus, tinatanong pa ba yan? Mga apo na. Gusto ko nang magkaapo na kay Syra. Dahil si Lucas may junior na. Isa pa, ito talaga ang hinihintay ko." Etong tatay niya, hindi pa nakakainom eh parang lasing na. "Eh siya ang manugang mo, hindi ba?" Tinuro noong isa si Massimo na nakatingin din sa mga ito. Tipid itong umiti. "Ay oo, siya na nga iyan. Naku, ilang taon din niyang nagtiis para sa anak ko. Eh ngayong nandito na ang asawa niya, mapagbibigyan na ako niyan." Nagtawanan na ang mga ito. Pakiramdam niya, pulang-pula ang pisngi niya. "Mapagbibigyan mo na ba ang kapitan namin, Massimo?" tanong ng isa pang may edad na lalaki rito. Ngunit tumingin ito sa kanya. "Itatanong ko na muna kay Mrs." "Ang lukong to. Kung wala lang tao dito, pinaulanan niya na ito ng muray." Pero nauwi siya sa pilit ng ngiti. Matapos ang hapunan, inilabas na ang alak, inilalapag sa mga mesa. Mayroong hard para sa mga kalalakihan at mayroon namang mild para lang siguro sa mga kababaihan or sa mga hindi umiinom tulad niya. Inabot niya ang isang alcoholic drinks na alam niyang 5% lamang ang alcohol. Tama na siya sa ganito. Nagsalin siya sa kanyang baso.
mas lalong naging maingay dahil sa walang humpay na video okay. Kahit sintunado ay birit na birit pa rin. Nakita niyang binuksan ni Lucas ang hard niya inumin at inalok kay Massimo. Napatingin pa siya sa lalaki na tumanggi ito at umiling. Tinaas pa nito ang basong iniinuman niya at uminom. Baso niya yun ah. Hindi niya na ito pinigilan dahil dumapo na ang bibig nito sa baso. Iinuman pa ba niya yun? Ano ba yan? Bakit ba nito ginagamit ang mga nagamit niya? Kahit hindi ito nakatingin, inirapan niya ito. Bayaw, mukhang ayaw kang painumin ni ate. Ang sama akong makatingin sa'yo eh. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Lucas. Nakita pala siya nitong umirap. Sinamaan niya ito ng tingin, kaya't kunot noong nilingon siya ni Massimo. You don't want me to drunk? Malambing nitong tanong, sobrang lapit pa ng mukha nito sa kanya, kaya nag-alangan siyang tignan nito pabalik, at dahil halos lahat ng mga ito ay tinitignan na siya, pilit siyang umiti rito. Ayos lang naman, isa pa, hindi naman nakakalasing yan. Sabi niya na lamang, tumawa si Lucas, tinignan niya ito ng matalim. Huwag na kasing magpalusot ate, nakita kita eh. Tinignan niya ulit si Massimo na hindi ata inaalis ang tingin sa kanya. Ayos lang, huwag mong pansinin yung kapatid mo, baliw lang yan. Nag-iwas na lang siya ng tingin dito. Sakto namang may kumausap ritong lalaki, kapitbahay din ata nila. Tinignan niya na lang ang paligid, gusto niya sanang tumulong sa loob kung mayroon mang maitutulong. May ilang kilala ring tumatawag sa kanya, batian at kamustahan ng paulit-ulit. Nakikipag-usap siya sa pinsan niya nang biglang binulungan siya ni Massimo. Do you need anything? Halos makuryente siya sa pagdaloy ng malumanin nitong boses sa kanyang tenga. Gaya ng pilit nitong ginigising ang kanyang buong kaluluwa sa isang salita lamang, ramdam din niya ang malambot na bahagi ng labi nito na dumampi sa balat niya. Tinignan niya ito at halos maduling siya sa pagtingin nito sa kanyang mga mata. Minsan na siyang nabaliw sa klase ng mga mata nito na sa tuwing titignan niya ay lagi na lang siyang nahuhuli. Ayos lang, matigas niyang sabi. Pilit siyang nakipag-usap sa pinsan niya kahit hindi naman ito nakikinig dahil na kay Massimo ang mga mata nito. Massimo, yan lang ba ang iinumin mo? Naagaw ang pansin niya nang may lumapit sa gilid ni Massimo na may edad na lalaki. Isa rin ito sa mga kapitbahay nila. Galaba ito sa kanila at marami na itong kakilala. Yes po, ito lang ang akin. Pinagbabawalan eh. Nilingon siya nito pagkasabi nun, kaya tinignan din siya ng kausap nito at mas lalong umiti. Siya ba ang tinutukoy nito? Batukan niya kaya? Ay sus, under ka pala ng anak ni Cap Orlando, no? Paminsan-minsan lang naman ito. Ano ba naman ang isang tagay? Tinaas pa nito ang hawak na basong may laman na alak. Wala na rin ito bukas. Tumawa si Massimo at tinignan ulit siya na parang humihingi ng permiso. Pagbigyan mo na ate Sai, minsan lang naman. Kantsaw ni Lucas. As in, kailangan ba talagang may go signal niya? Wala naman siyang pakialam dito. Pero ano bang magagawa niya? Nahuli na siya sa bitag. Okay, bahala ka. Sabi niya na lamang, kaya naman naghiyawan pa ang mga ito na parang ang saya-saya noong sinabi niya iyon. Kinuha ni Massimo at ininom ng isang lagukan. Kita niya sa paggalaw ng panga nito ang tapang na ininom na alak. Mula sa isang baso, nasundan pa ito ng nasundan hanggang sa maramdaman niya ang pagsandal ng ulo nito sa kanyang balikat. At dahil hindi nito tinanggal ang braso sa likod niya, kaya pakiramdam niya para itong nakapulupot sa kanya. Nakakabaliw na tagpo na ayaw sana talaga niyang mangyari. Parang pati yata ang puso niya, sumasalungat sa gusto niya, na tila ang nais nito, doon lang siya at hayaan ito sa nais. Hindi siya tanga, ayaw na niyang umasa pa, isa pa hiwalay na sila, kaya ano pa ang pakailam niya rito? Tatanggalin niya na sana ang ulo nito, pero napahinto siya. Ang preskong amoy ng buhok nito na nanonood sa kanyang ilong, at mula roon ay tila may bumalik na memory sa kanyang isipan. Ang paghaplos nito sa kanya na nais niya muling maulit. Ang bawat himay-may ng balat nito na nais niyang madamang muli. Pinilit niyang kalimutan ang lahat. Ngunit ngayon, heto na naman ito at muling ibinabalik sa kanya ang lahat. Bakit kasi ito narito? Pagod ka na ba? Malambing nitong tanong, hinaplos pa nito ng marahan ang kanyang pisngi. Lumalalim na rin ang gabi.
ang ilang kainuman ng tatay niya ay umuwi na. Inaantok na rin siya pero gusto niyang tumulong mamayang maglinis. Umiling siya. Naamoy pa niya ang alak sa hininga nito. Mamaya na, tutulong pa ako magligpit. If you're tired, umakyat ka na sa taas, ako nang tutulong. Alam kong pagod ka na, babe. Mas lalo pang lumambing ang boses nito. May tama na ata tong taong to. Ate Syra, magpahinga ka na sa kwarto ninyo. Kami nang bahala dito. Galing ka pa sa biyahe kanina. At nagluto ka pa kanina. Sabi ni Lucas. But... Okay lang ate, marami naman kami ritong tutulong. Magpahinga ka na. Tumayo si Massimo at kinuha ang kamay niya. Come here. Wala na siyang nagawa, kaya sumunod na lang siya. Nagpaalam naman siya sa tatay niya bago umakyat. Nasa second floor na sila nang tanungin siya nito. Nasa taas na ba ang mga gamit mo? Sa sobrang antok niya yata ay hindi na siya nagpapigil sa hawak nito. Oo, inakyat na ni Lucas at ni Mang Ambu kanina. Binuksan nito ang pinto at dinala siya sa kamay. Kinulong nito ang mukha niya sa kamay nito. Bigla siyang kinabahan at kiniliti sa tiyan. Tinignan siya nito ng maigi. Tagos hanggang kaluluwa. Matulog ka na. Huwag mo nang alalahanin ang gawain sa baba. Tutulong ako. Take a rest. I'll join you later. Good night, babe. At dinampian ng masuyong halik sa noo. Babe? Dalawang beses siyang sunod-sunuran na kumurap bago niya lingunin ang pintong nilabasan nito. Ano ba ang nangyayari sa kanya? At ano ang nangyayari sa taong yun? Nakalimutan ba nito na hindi na sila mag-asawa? Mukhang lasing na talaga. Parang gusto na lamang niyang bumalik sa Spain. Hindi na siya makapaghintay ng isang buwan na bakasyon dahil sa nangyayari ngayon. Pero nagulat na lang siya at natigil sa pagmumuni-muni nang mula sa kanyang likod, naramdaman niya ang pagdikit ng matigas nitong dibdib. Muling bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong kasama niya ito. Isinara niya ang mga mata para mawala sa imahinasyon ang mga nabubuo sa kanyang isipan. Halos hindi siya gumalaw dahil alam niyang kaunting galaw lang niya, magkakabungguan na sila. Bakit ba kasi tumabi ito sa kanya sa pagtulog? Gusto niya sanang magkunwaring tulog, pero anong mapapala niya doon? Alam naman itong kahihiga niya pa lang. Wala rin siyang makukuha sa pagpapanggap niya. Gumalaw ito at siya'y kinumutan, pero ang braso nito nakapulupot sa katawan niya. Napahinga siya ng malalim. I miss you. Bulong nito sa kanya. Naramdaman niya ang hininga nito sa tuktok ng kanyang ulo. Parang sasabog ang puso niya. Anong sinasabi nitong namimiss siya? Namiss ba nitong lokohin siya at gawing parausan kung wala itong babaeng makalantari? Namiss ba nito kung paano siya gawing sunod-sunuran? Or namiss ba siya nitong lokohin? Saan kaya doon ang namiss nito? Nabuhay ang galit na inilibing niya. Ang galit na sumusunog sa kanya. Napakasinungaling nito at hindi iyon nagbago hanggang ngayon. Nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Parang hindi siya makahinga sa yakap ng lalaki. Pero may bahagi ng puso niya na huwag siyang gumalaw at manatili sa ganoong ayos. Ilang oras ang binilang niya pero hindi agad siya nakatulog. Hindi ito nagbago ng posisyon. May mga sandaling gusto niyang humarap at tignan ito. At may mga sandaling gusto niya rin itong yakapin pabalik. Pero halos mag-away ang isip at puso niya sa salungat na paniniwala ng dalawa niyang sistema. Nakatulog naman siya. Pero anong oras na yun? Magandang umaga, Massimo, Syra anak. Magagahan na kayo. Tumingin siya sa dako ng kanyang inang nagsalita. Nasa harap ito ng TV sa sala habang nagkakape. Magandang umaga, Nay. Si Massimo ang sumagot. Inilibot niya ang mga mata. Maayos na ang buong bahay. Parang walang nangyaring okasyon kagabi. Si Tatay Nay. Nasa barangay. Mukhang may nagkakagulo. Sinundan niya ang ina patungo sa kusina. Tara sa kusina at kumain na kayo. Sa daan na lang, Nay. We need to go. Nagulat siya roon. Anong pinagsasasabi nitong wi? Ganun ba? Kailangan bang ngayon na agad kayo umalis, iho? Tumango ito. Hindi ako... You will. And I assure you that. Binalingan niya ito ng tingin nang bulungan siya nito. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Massimo ang loob ng kanyang mga magulang. O baka siya itong mali dahil hindi niya sinabi sa ama at ina ang totoong dahilan kaya tinanggap niya ang offer ng dati niyang kaklase sa college na mag-apply abroad para sa pagiging teacher.
Ang gusto lang kasi niya ay walang isipin siyang maiwan para sa mga magulang at hindi na magulo ang maayos nilang kaisipan. Siguro sasama na lang siya at sa Manila na mag-iisip ng paraan kung paano makakaalis sa tabi nito. Oh, baunin ninyo nga itong mga saging at ilang gulay, Massimo. Lumapit sa kanila ang nanay niya na may bit-bit na isang tiklis ng saging at iba't ibang uri ng gulay. Napangiti siya sa inabot nito. Agad kinuha yun ni Massimo para alalayan ng matanda. Mag-iingat ka, anak. Paano iyan? Wala ang tatay mo at si Lucas. Umuwi na kasi ang mag-asawa sa kanila. Uwi din naman ako, Nay. Anya, nagulat pa siya na ang maleta niya ay nasa loob na ng sasakyan. Ano? Agad-agad? Aakyat pa sana siya sa taas para mag-ayos ng gamit, pero nagulat na lang siya. Kailan pa yun narito? Mukhang wala na talagang ibang pagpipilian, talagang sasama ang tanging choice niya. Hanggang ngayon na hindi pa rin ata marunong tumanggi ang sarili niya sa taong to. Expected na niya na sa dating bahay siya nito dadalhin kung saan sila tumira noon matapos ang kasal. Pero dinala siya nito sa isang exclusive subdivision at inihinto nito ang sasakyan sa isa sa mga magagandang architectural design house sa lugar na yun. Hindi niya maialis ang paningin sa engranding bahay na yun. Kombinasyon ng hardwood at semento sa labas. May malapad na glass door sa pangalawang palapag ng bahay. Wow! Wala siyang masabi kundi wow! Hindi ito kasing mahal ng mansyon na nakikita niya sa Spain. Pero sa banta niya ay isa ito sa mga napakagandang design na nakita niya na. Kapansin-pansin rin ang fountain sa gitna ng hardin. May kulay iyon na mula sa mismong ilalim ng fountain nagmumula. Sinadya, ngunit napakaganda lalo na at gabi na. Parang ang romantic tignan. Bumukas ang front door at bumungad ang babaeng nasa 60s na siguro. Nakangiti itong sumalubong sa kanila. Good evening, Sir Massimo. Anito, kinuha ni Massimo ang kamay niya tsaka hinatak. Nagulat siya pero nagpaubaya na lang dahil nakatingin ang babae sa kanila. Hindi siya ganun kababaw para mamahiya ng tao. Good evening, Manang Lita. This is my wife, Sayra Antonio del Fuego. Babe, she's Manang Lita. Nginitian niya ang tinatawag nitong si Manang Lita sa kabila ng pagtindig ng balahibo niya sa tawag nito sa kanya. Or siguro, nakasanayin lang ng taong ito ang ganoong tawag. Magandang gabi po, Manang Lita. Pinagsaklob nito ang mga kamay nito at halos pumalakpak na ito sa tuwang nakikita niya sa mukha nito. Naging ngiting hilaw tuloy ang tanging nagawa niya. Magandang gabi rin, Ma'am Sayra. Matagal na kitang gustong makita at hindi nga ako nagkamali. Napakaganda mo po at ang cute ng mga mata mo. Sabi nito na puno ng kumpiyansa at paghanga. Salamat po. Ayaw talaga niyang pinupuri. Oh, tara na sa loob na makapaghapunan na kayo at makapagpahinga na rin. Anyaya nito. Nilingon niya si Massimo pero hindi siya nito pinansin. Hawak lang nito ang kamay niya ng mahigpit. Ang napakagarang chandelier sa gitna ng pasilyo ang siyang bumungad sa kanila. Ang ganda ng mga ilaw na nanggagaling roon. May maliliit ring puting bumbilya. Parang dim light lang. Ang parehabang sofa ay simple sa kulay na itim. Ang carpet naman ay puti. At ang lamisita ay gawa sa kahoy na kinulayan ng barnis. Ang interior ay simple lamang pero sumisigaw sa pagkaelegante. Dinala siya sa dining area ni Massimo. Napakalaki ng mesa para sa kanilang dalawa. Doon ay nakahain na ang inihandang hapunan ni Manang Lita. Pinaghila siya ng upuan ni Massimo. Sa kaliwa nito, agad nitong kinuha ang kanin at pinagsandok siya. Do you want caldereta o chapsuy na lang para may gulay? Tanong nito sa kanya. Napanguso naman siya. Hindi naman kasi nito hinintay ang sagot niya dahil ito pa rin ang nasunod. Nilagyan siya nito ng maraming gulay at caldereta. Hindi pa nga siya nangangalahati sa kinakain ay inlapit na nito ang panghimagas na buko salad. Tahimik lang silang kumain, hindi na rin siya nagsalita. Tanging tunog lang ng mga kubyertos ang tanging tunog na maririnig. Hanggat maaari, hindi siya magsasalita. Dahil bakit pa nga ba? Para ano? Bukas, gagawa na siya ng paraan para makalayas na rito. Hindi talaga siya komportable, lalo na't halos lunukin siya ni Massimo sa bawat titig nito sa kanya. Nang matapos silang kumain, sinimulan niya ng ligpitin ang mga pinggan. Tinignan siya nito. Magagawa na niyan, hayaan mo na.
Hindi niya ito tinignan at pinagpatuloy ang ginagawa niya. Okay lang. Ma'am Saira, kami na po dyan. Umakyat na lang po kayo sa taas at magpahinga na kayong mag-asawa. Si Manang Lita ay lumabas mula sa kung saan at siya'y pinigilan at agad nitong kinuha ang ginagawa niya. Wala na siyang nagawa pa't pinaubayan na lang rito ang mga nasimulan niya. Kahit ayos lang naman sa kanya yun, muntik na siyang mapatalon ng ganapin ni Massimo ang kamay niya. Hindi ito kumibo at siya'y hinila. Mula sa ibaba ay kita ang railing sa second floor. Pag akyat nila, nakita niya ang isa pang sala. Doon ay kulay puti ang sofa at buong sahig ay may carpet. Nakatapat ito sa nakabukas na glass window. Nililipad ng malamig na hangin ng mga puting kurtina. Parang nag-aanyayang tawirin niya iyon. Kung saan, wala siyang iniisip siguro. Ang saya-saya niya. Kung maayos lang sana ang lahat siguro, magawa pa niyang umiti nang hindi peki sa harap ng iba. Pero hindi, dahil ang lalaking kasama niya, napakarami ng kasalanang nagawa sa kanya. Are you not sleepy yet? Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Hindi niya ito nilingon. Ang marinig ang baritono nitong tinig ay talagang nagpapatalon sa kanyang puso at ginagawang abnormal ang tibok nun. Alam niyang malapit lang ito. Natigilan at nagulat siya. Mula sa kanyang bewang ay pumulupot ang dalawang braso nito at idinikit nito ang sarili sa kanyang likuran. Humigpit ang hawak niya sa railings ng kama, lalo na nang pinagpahinga nito ang muka sa kanyang balikat. Doon na nagwala ang pintig ng kanyang puso at ang mga nakaraan biglang bumalik sa kanya. Imbis na kilig ang namayani ay galit ang sumilay sa kanya. Kailangan bang hanggang dito sa loob ng silid? Kailangan magkunyari nito? Wala na sila sa harap ng ibang tao, sa pamilya niya o kaya'y sa mga kasambahay nito. Sila na lang dalawa, kaya bakit ganun? Kailangan pang maglukuhan? Humarap siya rito at marahas itong itinulak. Nagulat si Massimo. Stop acting that you're sweet. Tama na ang lokohan, Massimo. Wala na tayo sa labas, kaya pwede mo nang ilabas ang natatago mong sungay. Wait, what are you talking about? Kunot ang noong tanong nito. Tumawa siya ng pagak. Don't me, kilala kita. Kilalang kilala, kaya huwag kang sinungaling na hindi mo alam ang mga nangyayari. Singhal niya na hindi na kailangang pigilan ng sarili dahil sila na lang ang narito at hindi na rin kailangang pilitin ng sariling maging masaya dahil wala na sila sa labas para magkunwari. Masaya ako sa buhay kong mag-isa. Na kaya kong mabuhay ng mag-isa. Mas maganda pa nga ang nangyari sa akin nang umalis ako sa tabi mo. Taas noon niyang sabi. Hinding-hindi niya sasabihin kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan niya sa Spain. Ano pa? Para kaawaan siya? Never. Nasa proseso na siya ng tinatanggap ang lahat ng muling magpakita ang gagong ito at ginulo na naman siya. Tinitigan siya nito. I don't care what are you now or what you did for the last 7 years. Ang mahalaga bumalik ka. Masaya ka ngunit ako. Parang sa isang iglap, may kung ano itong nais sabihin pero hindi nito ginawa. Parang nagtatago ito ng pakiramdam o nilalabanan nito yun. Pero wala siyang pakialam. Hinintay niya ang idudugtong nito, pero wala itong balak na dugtungan pa yun. Nanatili itong nakatitig sa kanya at walang emosyon ng muka. Bakit? Hinihintay mo ko ganun ba? Tumawa siya ng mapakla. Hindi kita maintindihan. Imbis kasi narito ka at enjoy ang sarili mo sa iba, naabutan pa kita sa bahay namin. Bakit? Anong plano mo? Pati pagsisinungaling sa magulang ko ginawa mo na rin. Mukhang sa pagiging mapagkunwari mo ikaw magaling. Inirapan niya ito at tumingin sa paligid. Nakaya niyang sabihin ang nais at itutuloy-tuloy niya ito. Wala na siyang pakailam, lalo na at unti-unti niya nang nararamdaman ng sakit at galit. You're still my wife. Loko ka pala eh. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naisip na nga rin niya yung mga hindi niya naisip noon. Nasaktan ito physically. Gusto niya nang gawin ngayon, ngayon mismo. Pero hindi siya ganun kababa. Patakbo siyang nagtungo sa banyo at inilak yun. Kailangan niya makaalis rito. Hindi niya na kayang makipaglukuhan at makipagplastikan sa tao may kagagawan ng pagkabasag ng kanyang puso. Ang hirap-hirap nung buuin. Tapos hindi pa nga naaayos at heto na naman. Inuunti-unti na naman siya. Sobra na. Saira, mag-usap tayo. Sigaw mula sa labas ng banyo. Hindi siya lumabas kahit panay ang katok nito.
Ang agos sa mukha ng kanyang luha ay walang tigil. Saira, kapag hindi ka lumabas, ako ang maglalabas sa iyo dyan. Aalis siya kaya hindi nagtagal, binuksan niya ang pinto. Dederecho siya sa gamit niya at aalis na. Naroon lang naman ang maleta niya sa gilid ng pinto at hindi pa naayos. Wala na siyang pakialam rito. Sasabihin na lang niya sa pamilya niya na naghiwalay na sila o ang katotohanan at kung ano ang talagang nangyari. At sigurado siyang isusumpa ito ng kanyang pamilya. Nakita niya itong nakapamewang malapit sa pinto ng banyo at madilim ang muka. Galit pa ito? Siguro oo, kasi sumambulat na ang totoong Massimo. Taas noo siyang naglakad paglabas ng banyo. Basta aalis siya at hindi siya magpapapigil. Total naman, dala niya ang pera at lahat ng kailangan para makabalik anumang oras sa Spain. Tsaka na siya magpapaliwanag sa mga magulang kapag nakalayas na siya sa tabi ng kanyang ex-husband. Saira, mag-usap tayo. Wika nito. Kinuha niya ang maleta at hinila yun. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Tapos na ang lahat noon pa. No, we're not. You're still my wife. And that's legal. Kaya dapat tayong mag-usap. Lumapit ito sa kanya. Tinignan niya ito. Ano? Tinitigan siya nito. Hindi ito agad nakapagsalita. Mas lumapit ito sa kanya. Tinignan niya ito nang may tapang ang mga mata. Kasal pa rin tayo. Hindi ako nag-file ng annulment tulad ng nais mo bago mo ko iniwan. Bakit? Kaya mo namang gawan ng paraan yun kahit wala ang pirma ko. You're Adele Fuego. Kaya mong gawing posible ang imposible, di ba? Bakit hindi mo ginawa? I don't want. Dahil gusto kong may dahilan pa para bumalik ka sa akin. Bakit mo ko iniwan? Diring-diri ka ba sa akin kaya pilit kang umalis sa tabi ko? Masaya ka ba sa ginagawa mong ito sa akin, ha? Ramdam niya ang sakit sa bawat salita nito at kita niya ang sakit sa mukha nito. Saan ito nakukuha ang ganoon? Anong arte pa ba ito? Sinungaling, babaero ka. Kahit ang kasal natin hindi mo ginalang, tapos isusumbat mo sa akin ang pagkilos ko. I saw you. Nakita kita na kinakalantari ang ibang babae. Sa mismong bahay pa natin. Pinatawad kita at pilit ko yung kinalimutan. Tapos naulit na naman sa kondo mo. Masaya ka bang pinapatay ako ng dahan-dahan? Ngayon sabihin mo, Massimo, ano ang paliwanag mo sa salitang nakakadiri? Ang mukha nitong matigas ay napalitan ng pagkagulat. Napaawang pa ng kaunti ang labi nito. Nagulat ba kita na alam ko ang lahat? Pinilit ko, Massimo. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng kahayupan mo. Pero sinasaktan ako ng sobra. Every single day na pinipilit kong ikubli ang lahat ng nalaman ko, parang pinipiga ang puso ko. Pinipiga na halos hindi ako makahinga. Inunat nito ang braso para siya hawakan, pero umatras siya. Huwag mo kong hawakan. Bumaba ang tingin nito at parang may malalim na iniisip. Hinilot pa nito ang noo nito. Parang bigla itong nanghina. Tumingin itong muli sa kanya. I can explain. Ipapaliwanag ko ang lahat. Talaga? Na lagi kang nagiinit kaya kailangan mo ng babaeng makakasama sa kama? Kasi hindi ako sapat sa mga kalandian mo, ganun ba? You know what? Kalimutan mo na. Dahil nakaraan na yun, wala na akong pakailam dun. Umalis ka na. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Hinila niya ang maleta at binuksan ang pintuan, pero pinigilan siya nito sa kanyang braso. And where do you think you're going? Nanibago siya sa tono ng boses nito at sa itsura nito. Hindi pa niya nakikita ang parting ito ng pagkatao ni Massimo. Para itong takot at puno ng pangamba, tinanggal niya ang kamay nito sa kanya. Aalis na, maghiwalay na tayo ng tuluyan. Bago pa magbago yung isip ko at sirain ka sa pananaw ng pamilya ko, huwag ka nang magpapakita at tapusin mo nang nag-uugnay sa atin. No, sabi nito, pinigil siya nitong muli. Iyakap siya nito mula sa likuran. Nagulat siya sa ginawa nito at nanigas sa kinatatayuan niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kinulong siya sa mga bisig. Ayokong makipaghiwalay. Hindi ako papayag. Iniwan mo na akong minsan at hindi ako ulit papayag na mawala ka na naman. Ang 7 taon ay napakatagal na panahon para maghintay. Pero ginawa ko dahil asawa kita at akin ka lang, Saira. Magsasalita pa sana siya nang maramdaman niyang dumapo ang labi nito sa leeg niya pataas sa kanyang labi. Kinabahan siya. Bitiwan mo ko, Massimo. Naramdaman niya ang pag-iling nito sa leeg niya. No,
sa akin ka pa rin. Walang nagbago. Akin ka lang, Sayra Antonio del Fuego. Bulong nito sa kanya, para siyang nakulong sa pananalita nito. Saan ba nito nakukuha ang mga iyon? Anong ibig sabihin? Dahan-dahan siya nitong iniharap. Kinuha ang maleta niya at tinihagis. Hinapit nito siya sa kanyang bewang at hinaplos ang pisngi niya. You're mine. Only mine. Just mine, babe. Anito bago nito sinakop ang nakaawang niyang labi. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang antok na mga mata. Hinanap ang tamang lino ng kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang dumilat. Mag-iinat sana siya pero agad niyang naramdaman ang pananakit ng katawan niya. Masakit ng kaunti ang kanyang likod at hita. Nang subukan niyang gumalaw, nagitla siya sa hapdi mula sa gitna ng kanyang mga hita. Napangiwi siya para tuloy bumalik siya sa unang beses itong nangyari sa kanya. Ganitong ganito rin kasi yun at sino lamang ba ang nakauna sa kanya? Kundi ang lalaking walang ibang ginawa, kundi siya ay pasakitan. Umaasa kasi siya na mahal niya ito noon kaya kahit pa ulit-ulit siyang niluloko, hindi niya magawang iwanan ng tuluyan. Tinignan niya ang paligid, nasa kwarto pa rin naman siya. Tinignan niya ang kama, mag-isa lang siya. At nang tignan niya ang sarili, nagulantang na lang siya na niisang saplot, walang nakalagay sa katawan niya. Napasinghap at agad niyang dinakma ang comforter para ibalot. Nasaan kaya si Massimo? Umupo siya ng dahan-dahan pero napapangwi pa rin siya kapag humahapdi ang kanya. Pero nang maalala niya ang nangyari kagabi, napahilamos na lang siya sa mukha niya. Ngayon ay muli na naman niyang naibigay ang sarili. Pero ang mukha at galo nito habang inaangkin siya kagabi, nagbibigay ng ngiti sa kanya. Hindi ito natulog nang hindi siya nasisigurong komportable o hindi na malagkit. Bumuntong hininga siya at saka hinagilap ang mga damit. Sinikop niya ito pero nadismaya siya nang niladlad niya ang blouse niya at sinipat. Hindi na pwedeng maisuot dahil napunit. Mabuti na lamang at may mga gamit siya sa maleta. Hawak niya ng mabuti ang kumot sa katawan niya. Tatayo na sana siya nang mabaling ang tingin niya sa nagsalita. Good morning. Ang baritonong tinig na nagpabilis na naman ng tibok ng kanyang puso. Nilingon niya ito't naabot ang nakasandal sa pader habang nakahalukip-kip. Tinitignan siya nito? Kanina pa ba ito? Na hindi niya naramdaman na dumating ito pumasok sa kwarto. Hindi rin naman niya alam kung saan ito galing. Medyo nagulat pa siya dahil ang aura nito, hindi na maitim kagaya kagabi. Pinasadaan siya nito ng tingin. Nag-init agad ang mukha niya sa ginawa nito. Hinigpitan niya ang hawak sa kumot at baka tumikwas at malaglag. Dapat pala, nagbihis na siya agad pagising niya. Baka isipin nito, rumarampa siya sa harap nito. Isa pa hindi pa rin sila okay no, at hindi iyon mababago ng nangyari kagabi. Pero may bahagi ng puso niya na nagsasabing hindi iyon kasalanan at pagkakamali. Humakbang ito at may kinuha sa lamisita. Tray na may lamang agahan. Bakit hindi niya iyon napansin kanina? Gutom na siya. Anong oras na kaya? Lumapit ito sa kama. Habang nakatayo pa rin siya at pinapanood ito'y magbibihis muna siya sa banyo. Nilapag nito ang tray sa kama. Hawak sa kamay niya ang mga damit at nagsimula siyang tumungo sa banyo. Pero bago pa man siya nakahakbang pangmuli, inagaw nito ang kamay niya at marahang hinila pabalik. Bigla siyang tumingin rito. Kumain ka muna. Halos pabulong na wika nito. Tumindig bigla ang kanyang balahibo sa batok. Mamaya na yan, halika na. Hinila siya nito at pinabalik sa kama. Pinaupo siya paharap sa tray ng pagkain. Mayroon doong tusino, orange juice, pancakes, hot dogs, fried egg, banana, butter toasted bread at kape. Napanguso siya sa dami ng laman ng tray, pero hindi niya rin alam kung anong uunahin dahil talagang gutom siya. Nagsimula niyang kunin ang tinidor at kumuha ng hotdog. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa likuran. Doon ito umupo. Alam niyang fully naked ang likuran niya dahil tanging kumot lamang ang nakabalot sa katawan niya. Hindi niya na muna ininda dahil ang isip niya ay nasa pagkain. Kumain na kaya ito? Tinungkod nito ang isang kamay sa gilid niya at pakiramdam niya. Pinanonood siya nitong kumain. Bahagya niya itong nilingon para alukin din. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Halos makakiliti siya at napahinto sa pagnguya nang maramdaman niya ang marahan itong paghaplos sa kanyang balikat
at saka marahan na hinalikan. Nagwala agad ang dibdib niya dahil doon. No, hindi pa. Hinintay kasi kita eh. Kamusta ang pakiramdam mo? Nag-alala ako. Bulong nito sa kanya. Napaka-intense ng tono ng boses nito. Napalunok siya. Kinuha niya ang kape dahil parang gumaspang ang kanyang lalamunan. Dinikit pa nito ang pisngi nito sa ibabaw ng kanyang balikat. Sorry nga pala kung nasaktan kita kagabi. Are you... Nagdasal siya na sana hindi nito maramdaman ang abnormal na pintig ng kanyang puso. Ang bango ng katabi niya, ang male cologne at ang fresh breath nito ay naghahalo. Parang ayaw na tuloy niyang lumingon dahil alam niyang naghihintay ang mata nito na tignan niya. Bakit ba parang isang iglap lang at bigla na lang nag-iba ang lahat? Galit siya eh. Sinumpa na niya, diba? Bakit ngayon heto at mukhang kinikilig pa siya? Parang ang pagkamuhin niya rito ay unti-unting napapalitan. Hindi ba dapat ay sinusumpa na niya ang ginawa nito sa kanya noong nakaraang gabi? Pero bakit parang hindi ganoon ang nangyayari? Lumipas ang mga araw at hindi siya umalis sa bagong bahay na pinagdalhan sa kanya ni Massimo. Simula nang dumating siya rito, ay todo na ang effort nito na kahit laging busy sa trabaho, hindi nito nakakalimutan ang magpaalam sa pamamagitan ng notes or pagdating ay may fresh red roses ito at kung ano-ano pa, na noon na hindi man lang niya naranasan. Lumabas si Syrah matapos makapagbihis, pero nang makalimutan ang cellphone sa ibabo ng kama, binalingan niya ito at kinuha. Sakto namang may tumawag kaya agad niyang sinagot. Mami! Biglang sumikdo ang puso niya nang marinig ang tinig ng batang babae sa kabilang linya. Desiree anak, how are you baby? Miss na miss ka na ni Mami. Me too, Mami. Kailan ka po uuwi? Gustong gusto na niyang mayakap ang anak niya. Iniwan niya si Desiree sa Spain with her best friend Mayen dahil ayaw niyang malaman ng pamilya at lalong-lalo na ni Massimo na nagkaanak sila. Soon baby, soon. I'm bored here, ma'am. Sabi ko po sasama ko with you. Ba't kayo po kasi ayaw nyo? Please, come back na, mami. Ayaw ako palabasin ni Tita Mayen eh. Her daughter is 7 years old na. Alam na nito ang gusto at ayaw. Noong umalis siya, ay isang buwan na siyang buntis. Doon lamang din niya nalaman sa ibang bansa na buntis siya. Parang halo-halong emosyon ang naramdaman niya noon. Hindi nga niya alam kung anong gagawin dahil durog na durog siya ng mga oras na yun. Pero pinilit niyang buhayin kahit hirap na hirap siya dahil walang ibang tutulong sa kanya kundi siya lamang. Mabuti na lamang at nakilala niya si Mayen na isang Pilipino roon at sakto pang gabi ang trabaho nito at pang araw naman siya. Nang mga anak siya, si Mayen na ang umako ng responsibilidad sa tuwing wala siya. Kaya abot langit ang pasasalamat niya sa kaibigan at hanggang ngayon, ito pa rin ang humahalili sa kanya habang narito siya sa bansa. Hindi niya sinabi, wala siyang ibang pinagsabihan at ibang nakakaalam kundi si Mayen at siya lamang. Matapos niyang kausapin ang anak, lumabas na siya ng silid. Pagpasok niya sa kusina, ay agad niyang namataan si Manang Lita. Nasa counter ito at tila may inililista. Magandang umaga po, Manang. Bati niya rito. Lumapit siya sa double door fridge at saka ito nag-angat sa kanya ng tingin. Ngumiti ito ng malapad. Magandang umaga, iha. Anong gusto mong almusal? Maagang nagising ang asawa mo. Ayaw ka namang gisingin kaya kanina pa siya nakakain. Ipaghahanda na lamang kita. Binaba nito ang hawak na ballpen at tumayo. May kinuha ito sa fridge at saka binuksan ng kalan. Umupo na siya sa dining table habang umiinom ng kape. Salamat po. Pinapanood niya ito habang naghahanda. Tinanaw siya ng matanda. May gusto ka bang ulam? Mamimili kasi ako. Araw kasi ngayon ng paggo-grocery. Naglilista na ako. Baka mayroon kang gustong ipabili. Ngitian siya nito. Lolang-lola talaga ang aura nito at figura. Ngumiti siya pabalik. Nag-isip siya ng pangangailangan niya. Pero naalala niyang mukhang wala naman. Dahil lahat ng kailangan niya ay kumpleto sa kwarto. Sasama na lang po ako, Manang. Total, wala naman akong ginagawa rito. Nilapag nito sa harapan niya ang sinangag, hot dog, fried egg at bacon. Sige, iha. Sasabihan ko si Sir Massimo. Wika ng matanda. Siguro ito na ang pagkakataon niya para makaalis dito. Pero kailangan magpaalam muna kay Massimo para payagan siyang sumama kay Manang Lita sa labas.
Dahil nitong mga nakaraan, bantay sarado talaga siya nito at may bodyguard rin itong inilagay sa bahay para bantayan siya. Kailangan na niya makaalis dahil habang naririto at kasama niya si Massimo, ay parang ang galit niya ay unti-unting naglalaho. Alam niya na hindi iyon maaari. Noon kasi alam niyang maiba itong babae. Nasaan na kaya ang babae nito? Baka ibinabahay nito sa ibang lugar. Baka sa kondo nito o sa dati nilang bahay. Pero ano bang pakialam niya? Kung sakaling tama nga ang sinabi ni Massimo na hindi pa sila hiwalay, wala na siyang magagawa ron. Basta kailangan na niyang makaalis dahil ang anak niya naghihintay na sa pagbabalik niya. Bago tumungo sa library kung nasaan si Massimo, kinuha niya na agad ang mga kailangan sa maleta. Maging ang wallet niya at passport ay agad niyang isinilid sa sling bag. Hindi niya nadadalhin ang maleta upang hindi ito maghinala. Yes, Charity, I will. Don't worry about that. Huwag ka na mag-alala. Rest now. Baka makasama sa iyo ang pag-iisip. Napatda siya sa akmang pagpasok sa library nito dahil sa mga narinig. Charity? Narinig niya na ang pangalang iyon noon. Parang biglang sinaksak ang puso niya sa isiping baka ito na ang babae ni Massimo. Pero kung ito nga, bakit ito nagpupumilit na maging sila pa rin? Alam niya, kilalang kilala niya si Massimo kaya biglang sumidhi ang galit sa kanyang puso. Ngayon ay talagang hindi na siya magpapapigil. Napakawalang ya talaga nito kahit kailan. Galit siya pero mas malaki ang bahagi na nagsisisi siya kung bakit bumigay siya, kung bakit nagpaubaya siya rito. Nanluluha ang mga mata na tumalikod siya at hindi na nagpaalam. Tara na pumanang. Ngumiti ang may edad na babae bago sumunod sa kanya. Ano ang sabi iha? Anitot nilingon niya ang matanda. Pumayag naman po siya, kasama naman daw po kita eh. Ito talaga ang ayaw niya. Ang panginginig ng tinig sa tuwing magsisinungaling. Mabuti na lang at hindi iyon napansin ni Manang. Pinigilan din niyang maging malungkot kahit durog na durog siya sa loob para hindi siya paghinalaan ni Manang Lita. Uuwi muna siya sa Bulacan bago umalis. Siguro'y magpapaalam na may emergency para kahit papaano hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Then kinabukasan siya sasakay pabalik ng Spain. Sinamahan niya si Manang Lita sa supermarket at nagkunyari na wala siyang binabalak. Panay lang ang sunod niya sa matanda. Mabuti na lang at hindi sumunod ang bodyguard at tanging driver lang ang kasama nila. Nang makita niya na tumaliko dito, ay tsaka siya humalo sa limang mga customers ng supermarket na palabas. Kinakabahan siya, kaya mabilis ang bawat lakad hanggang sa makalabas siya ng gusali. Sa kabilang daan siya dumaan, dahil sa kaliwang kalsada kasi naroon ang kotse at baka makita siya ng driver. Nang makakita ng pagkakataon, pumara siya ng tricycle. Saan po kayo, ma'am? Panay ang lingon niya. Ah, terminal po, Manong. Hindi siya maaaring magtagal sa poder ni Massimo. Hindi siya tanga, hindi siya magpapautong muli dahil ilang beses na ba siyang sinaktan nito. Napakaraming beses na at hindi na iyon mauulit. Nagulat pa ang tatay niya nang mabungaran niya ito sa labas ng bahay habang nakaupo sa kubo at nagkakape. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Pagkababa niya ng tricycle, agad siyang nagbayad at lumapit sa kanyang tatay. O anak, bakit nauwi ka? Nasaan ang asawa mo? Medyo nagtatampo siya dahil sa asawang nakabuntot sa salita nito. Nagmano siya sa kanyang tatay. May emergency ho sa Spain, tay. Kailangan ko makabalik agad bukas. Tinignan siya nito na may gulat sa muka. Ano? Eh, kauuwi mo lang noong isang linggo ah. Aalis ka na naman. Ano ang sabi ng asawa mo? Pumayag naman ba si Massimo? Hindi siya sumagot dahil naiinis siya. Bakit ba laging may karugtong ang bawat salita nito? Pagpasok niya ay nakita niyang lumabas mula sa kusina ang kanyang nanay. Nagpupunas pa ito ng kamay nang papalapit sa kanya. Anak, akala ko kung sino ang kausap ng tatay mo. Bakit ka nauwi ng biglaan? Tumingin ito sa likuran niya. Si Massimo. Nay, tay, magpapahinga ho muna ako. Mamaya na po tayo mag-usap. Pigil niya sa sasabihin sana ng inay niya. Ramdam niya ang pagsunod ng tingin ng mga magulang niya sa kanya habang paakyat siya ng hagdan, pero hindi na siya lumingon at tuloy-tuloy na umakyat. Ate, bumaba ka na raw. Sumabay ka na raw kumain sa amin. Sigaw ni Lucas mula sa labas ng kanyang kwarto. Mukhang napa siya lang kapatid niya.
Bumuntong hininga siya. Mauna na kayo, busog pa ako. Hindi na ito muling nagsalita pa. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan kung may text o tawag man lang. Pero wala, kaya nanghina siya bigla. Kagabi hindi na siya nakakain dahil sa pag-iyak niya. Wala na rin siyang gana. Ang nararamdaman niya lang ay kirot sa kanyang dibdib. Mukhang wala nga talagang pakialam sa kanya si Massimo. Ano nga ba ang aasahan niya eh may charity na ito? Hindi pa siya masyadong nakatulog kagabi, kaya pagising niya ay masakit ang kanyang ulo. Nag-agahan lang din pero kaunti lang ang kanyang kinain. Tahimik lang ang kanyang nanay at tatay, pero palagi niyang nararamdaman na pinagmamasdan siya ng mga ito. Bumalik lang siya ulit sa kwarto niya. Maghahanda na siya para sa pag-alis mamaya. Nakapagpabook na rin naman siya ng tiket at mamayang 4 PM ang flight niya. Yes anak, uuwi na si mami. By tomorrow, nandyan na si mami, okay? Stop crying na. Diba? Big girl ka na? Tumawag si Maya na umiiyak na raw si Desiree. Oo nga pala. Ngayon lang kasi siya lumayo ng matagal sa anak niya kaya siguro ganoon na lamang ang kanyang baby. Are you sure, mami? Narinig pa niya ang mahinang hikbi nito. Yes, baby. So stop crying na, okay? Mas nilambingan niya ang tinig at siniglahan baka sakaling madala doon ang anak niya. Maging siya, namimiss na rin niya ito. Siguro nga ito na ang pinakamabisang paraan para matapos na ang lahat. Siguro tatanggapin na lang niya ang lahat na kahit anong gawin niya ay hindi na mababago ang lahat. Ang tanga niya lang na kailangan pang may mangyari sa kanila at masama pa siya sa Maynila para lang pasakitan ng sarili niya. Ang gago ng ginawa niya. Napakatanga niya talaga. Hanggang sa maibaba niya ang tawag, hindi pa rin nawawala ang paninisi niya sa kanyang sarili. Anak? Pero ang kalungkutan sa mukha niya, napalitan ng gulat nang makitang nasa pintuan ng tatay niya at nakatingin sa kanya ng diretso. Gulat na gulat ito. Tay, kanina pa po ba kayo dyan? May anak ka na? Pero imbis na sagot, ay tanong din ang ipinukol nito. Opo, tay. Panay lang ang hikbi niya sa harap ng kanyang mga magulang. Si Lucas ay tahimik lang din sa tabi ng kanyang ama at ina na nakaupo sa upo ang kawayan. Sinabi niya ang lahat simula nang umalis siya patungong Spain, kung anong karanasan at kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ito talaga ang ikinatatakot niya na mangyari. Napahawak sa dibdib ang kanyang nanay. Tumayo si Lucas para kuhanan ito ng tubig. Bakit ka umalis, Syra? May ginawa ba si Massimo sa'yo? Ang akala namin masaya ka sa buhay mo doon, anak. Hindi kami nagtanong kay Massimo kung bakit ka umalis. Dahil ayaw naming mga ilam sa inyong mag-asawa. Pero dahil sa nalaman kong iniwan mo ang anak mo sa ibang bansa, ngayon sabihin mo kung ano at kung bakit. Gusto naming malaman ang lahat, Syra. Ang mga luha sa mga mata niya ay pilit tinutuyo gamit ang palad. Hindi siya sumagot. Paano niya ipapaliwanag? Paano siya magsisimula? Dahil oras na sinabi niya ang lahat, yun din ang oras na baka mapatay ng tatay niya si Massimo. Ayaw niyang umabot sa ganun. Ayaw na niyang may ibang madamay sa nangyari sa kanila. Tawagan mo ang kaibigan mo. Iuwi mo nga po ko rito at wala nang aalis. Hindi na ako papayag na umalis kang muli. Kung may problema kayo ng asawa mo, sabihin mo anak. Dahil magulang mo ko. Pamilya mo kami rito. Hindi kailangang sarilinin ang problema anak. Dahil kahit anong mangyari at kahit ano pa yan, makikinig kami. Makikinig ako. Tumingin siya sa kanyang tatay. Sige na, tawagan mo at sabihing iuwi si Desiree dito. Sa huli ay sumunod siya sa utos ng kanyang tatay. Ito talaga ang kanyang iniiwasan. Itong ito ang talagang ayaw niyang mangyari. Ngayon, paano na? Ano na ang gagawin niya? Sinabi niya ang lahat, lahat-lahat ng alam niya. At kita niya sa mukha ng kanyang ama ang galit, maging ang kamao nito, maging ni Lucas ay nakakuyom. Tumulo ang kanyang mga luha. Hanggang kailan mo to itatago kung hindi kita narinig, Syra? Hanggang kailan mo ililihim sa amin na may problema pala sa inyo ni Massimo? Bakit wala kang sinabing anuman? Bakit anak? Sasagot na sana siya nang makarinig sila ng tunog ng sasakyang huminto mula sa labas ng bahay. Binuksan ng nanay niya ang ilaw sa labas at sumilip naman ang kapatid at tatay niya sa bintana. Buksan mo, Rosa. Wika ng tatay niya at inabot ang batuta sa gilid ng kinauupuan nito. Tay, anong gagawin niyo? Pinigilan pa niya, ngunit marahas siya nitong tinignan.
Orlando, ano ka ba naman? Kausapin mo na lang ng mahinahon. Tandaan mo, kapitan ka ng barangay natin. Pahabain mo ang pag-unawa mo. Sinundan ito ng kanyang nanay. Lucas, ano ba? Maging ang kapatid niya may hawak ding batuta. Nang lumabas ng bahay ni maging ang kapatid niya ay hindi nagpapigil. Nay, pigilan niyo po si tatay. Lumakas na ang tinig niya at hinabol ang dalawa. Gabi na ngunit kita ang paligid dahil sa ilaw mula sa may pintuan ng bahay. Loko kang lalaki ka? Tay! Sumigaw siya bigla nang hambalusin ng tatay niya si Massimo nang lumapit ito rito. Nasalo naman ito ang palo ng ama niya pero sigurado siyang masakit ang braso nito. Isang palo pa ang iginawad ng tatay niya at wala siyang nagawa dahil hawak siya ni Lucas. Doon na natumba si Massimo. Pilit itong itinayo ng tatay niya at muling binigyan ng malakas na suntok. Kung tutuusin ay may laban ito pero hindi man lang gumanti si Massimo. Nagpabugbog lang ito sa kanyang tatay. Aray, reklamo ng lalaki. Bakit ba kasi hindi ka umiwas? Eh kaya mo naman. Nasa gilid sila habang nilalapatan niya ng paunang lunas ang mga pasa ni Massimo. Nakaupo ito sa kama at nasa harap siya nito. May betadine ng algodon at marahang idinadampi sa gilid ng mukha nito at maging ibang bahagi ng katawan. Kasalanan ko naman. I'm sorry, babe. Tumigil siya sa pagdampi ng hawak na algodon at tumingin rito. Nagtama ang mga mata nila. Para saan? Para sa pambababae mo? Babae? Sino? Halata ang gulat sa mga mata nito pero hindi na siya sumagot. I'm sorry kung marami man ako naging pagkakamali. Patawarin mo ko, babe. Kulang pa ang mga pasako sa dami ng mga pagkukulang at kasalanan ko sa'yo. Akala ko hindi na kita makikita. Halos mabaliw ako nang malaman ko mula kay Manang na hindi ka nila makita. Para ako nabuhusan ng malamig na tubig. Please, I'll do everything. Huwag ka lang mawala sa akin. Hindi ko na makakayanan. Ramdam niya ang lungkot sa bawat katagang binibitiwan nito. Tumayo siya. Sumunod ito sa kanya. Pinihit niya ang siradora para lumabas pero pinigilan siya nito at hinatak pabalik sa kama. Itinulak pahiga roon. Dinaganan siya nito't maalab siyang siniil ng maalab na halik ang nakaawang niyang labi. Tumigil ito at tinignan ang mga mata niya. Patawarin mo ko sa lahat, babe. Please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pagsusumamo nitong wika sa kanya, ilang saglit pa'y nagulat na siya nang bigla nitong umpisahing gawin ang bagay na iyon sa kanya. Kinabukasan ay maaga pa siyang nagising. Kahit medyo makirot ang katawan, pilit siyang bumangon. Kailangan kasi niyang sunduin si Mayen at Desiree sa airport ngayong umaga. 10 a.m. ang lapag nila at 6:30 a.m. na. Hindi pa ito alam ni Massimo. Baka mamaya na niya sasabihin. Paano niya sasabihin? Eh wala na ito nang magising siya. Sa bagay, lagi rin namang maaga itong nagigising. Naligo na siya at nagbihis bago lumabas ng kwarto. Pagbaba niya ay ang nanay niya ang bumungad sa kanya habang nagsasalin ito ng sinangag mula sa kawali sa kusina. Si Massimo po, nay. Tumingin ito matapos mailapag ang kawali sa kalan. Gising ka na pala, anak. Nandoon sa labas, kausap ang tatay mo. Mukhang masinsinan talagang pag-uusap nila. Tinitignan-tignan ko nga eh, baka bugbugin na naman ang tatay mo. Nay naman, pasapasa na nga yung tao eh. Tumawa lang ito pero kinabahan siya, kaya lumabas siya kaagad ng bahay. Pero ang kaba niya ay napawi nang makitang nagtatawanan ng dalawa habang nagkakape sa bahay kubo. Nang makita siya ni Massimo, lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Saan ka pupunta? Aalis ka ba, babe? Tanong nito nang makitang siya'y nakabihis. Anak, hindi mo pa ba sinasabi sa asawa mo? Mula sa kinauupuan ng kanyang tatay ay nagsalita ito. Tumingin si Massimo sa tatay niya at muling tumingin sa kanya. Halatang naguguluhan. Ano kasi? What is it, babe? May dapat ba akong malaman? Kinakabahan siya na hindi maintindihan kung bakit. Pero bago pa siya nakasagot, ay tumunog ang cellphone niya na nasa loob ng bulsa sa suot na pantalon. Kinuha niya iyon at tinignan kung sino ang tumatawag. Mayen calling. Tinignan niya si Massimo at nakatitig ito sa kanya. Napalunok siya bago sinagot ang tawag. Mommy! Isang matinis na tinig mula sa kabilang linya ang bumasag sa seryoso niyang muka. Wait, what?
Nagulat siya nang kunin nito ang cellphone sa kanya at iniloudspeaker. Mami, Tita Mayen said, malapit na po kami. See you soon, Mami. I miss you so much. Yes, baby, susunduin kita, okay? Take care, anak. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Massimo. Pagkababa niya ng phone, ay agad itong nagtanong. Ilang taon na siya? Seryoso nitong tanong. 7. And you don't even tell me? Halatang nagpipigil ito sa galit dahil sa paggalaw ng panganito. Maging ang mga mata ay kita ang galit doon. I'm sorry. Hindi ito sumagot. Kinuha lang nito ang kamay niya at hinawakan. Tay, sasamahan ko si Syra para sunduin ang anak namin. Nag-aalangan pa ito sa dalawang letra. Tumango naman ang tatay niya at nagbiling sila'y mag-ingat. Kailangan ba ang pasakitan mo ko ng ganito katagal ha? Wala kang sinabi. Bakit? Gaano ba kalala ang kasalanan ko, Syra? Para ganitohin mo ko. I'm sorry, okay? Kung may kasalanan ako, pues mas malaki ang kasalanan mo, Massimo. Kaya hindi mo ko masisisi kung gusto kong itago ang anak ko sa'yo. Anak natin. Pagtatama ng lalaki. Isa pa, may charity ka na, diba? Marami kang babae, bakit ka nagagalit dyan? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na si Charity ay half-sister ko? At ang nasaksihan mo noon na may kasama akong babae ay isang pagkakamali na 7 taon kong pinagdusahan. Lasing ako noon, kaya halos hindi ko kontrolado ang aking sarili. At akala ko kasi ikaw yun. Pero ang itago mo sa akin ang anak natin, bakit? Wala ba akong karapatang maging ama sa sarili kong anak? Tell me, Syra. Nagsasalita ito pero ang mata ay nasa harapan habang nagmamaneho, paminsan-minsan lang ito kung tumingin sa kanya. Siguro nga ay pareho lang din silang may kasalanan. Gumanti lang naman siya dahil sa pagkakamali nito. Hindi na siya sumagot pa para hindi na magulo ang utak ng lalaki. Tsaka na sila mag-uusap kapag nasa Maynila na sila. Mami! Nang makita siya ni Desiree, mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. Ngumiti siya at hindi mapigilang maluha. I miss you so much, anak ko. Sabik na niyakap ang bata. Napakaganda nito. Kahawig na kahawig niya. Karamihan sa mga nakakakilala sa kanila sa Spain, yun din ang sinasabi. Pero ang buhok at tangkad ng bata, hindi sa kanya nakuha, kundi sa ama nito. Hanggang balikat niya kasi ito kahit 7 years old pa lamang, ang maitim at kulot nitong buhok ay sa ama rin ito nakuha. Kumawala si Desiree sa pagkakayakap sa kanya at tumingin sa katabi niya. Daddy? Tinignan niya si Massimo. Blanco ang mukha nito kanina ngunit ngayon ay gulat ang tanging namayani nang tawagin itong daddy ng anak niya. Oo, kilala ni Desiree ang ama dahil noon pa man hindi niya ipinagkait sa bata kung sino ang tatay nito. Ni hindi niya sinabi sa bata kung bakit sila malayo sa ama. Ang tanging rason niya kaya hindi nila pwedeng makita ang ama dahil nagtatrabaho ito sa buwan. Hanggang ngayon ay iyon pa rin ang dahilan niya. Hindi niya nga alam kung bakit iyon ang naging palusot niya noon. Siguro, wala na siyang ibang maisip pa. By photos ay pinakilala niya ang ama sa bata kaya kilala nito ang mukha ng daddy. Tinignan siya ni Massimo, nagtatanong ang mga mata. Pilit siyang umiti at tumango. Daddy, siya ang daddy ko, right, mommy? Kita ang galak sa mukha ng kanyang anak nang yakapin nito ang ama. Yes, baby. I am your daddy. Wika nito. Halata rin ang pamumula ng mga mata nito. Nanlalambot si Massimo at kitang-kita niya iyon sa mukha nito. Sinalubong nito ang yakap ng bata. Nakangiti, ngunit puno ng luha ang mga mata nang makita niya. At mas lumapad ang pagkakangiti nito nang humigpit ang yakap ng bata at tumili pa. Nakangiti naman nang lumapit si Mayen, dala ang kanilang mga bagahe. Thank you so much, Mayen. Nabala ka patuloy. Sus, ayos lang. Ang totoo, uuwi rin sana ako pagbalik mo. Pero dahil tumawag ka kaya nag-file ako ng leave. Mabuti pumayag ang eskwelahan. Sa bagay, ilang taon na rin na hindi ako nakaka-uwi sa amin. Kahit nag-uusap sila ng kaibigan, ay sa mag-ama pa rin ang mga mata niya. At napapangiti siya sa nakikita. Panay ang kwento ni Desiree ng mga bagay tungkol sa pinagmulan nito. Maging sa school at mga kaibigan, kung minsan ay natatawa si Massimo. Parang natutunaw ang puso niya habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Ganito pala ang pakiramdam na kumpleto ang pamilya. Daddy, what happened to this? Nabaling ang tingin niya sa anak
nang magtanong ito tungkol sa pasa ng ama nito sa kaliwang pisngi. Tinignan siya ng lalaki't ngumiti ito. Careless kasi si daddy kaya nagkaganyan. Kaya ikaw, be careful always ha. Malambing nitong paliwanag. Mommy told me kapag ikinikis nawawala ang sakit. Di ba po mommy? Hawak si Desiree ng daddy nito sa kamay habang patungo sa kotse nang bumaling ang bata sa kanya. Of course baby, all the time. Lumipat ito ng pwesto tsaka itinulak ng anak niya si Massimo palapit sa kanya. Here mommy, kiss mo si daddy para mawala po. Nawindang ang buong kamalayan niya nang biglang magdikit ang kanilang mga braso. Tinignan niya si Massimo, nakangisi ito nang tignan siya pabalik. Bakit ako baby? Di ba po mami, every time na may sugat ako ikaw ang nagkikis sa akin, then hindi na po masakit kaya ikaw din ang magkiss kay daddy para mawala po yung pasa niya. Hindi niya alam kung tama pa bang ginagawa niya yun sa anak noon para kasing nagsisisi siya bigla dahil sa nangyayari ngayon. Pero sa huli, nasunod pa rin ang gusto ni Desiree. Ayaw niyang ipahalata na may iba sa kanila. Kahit na nabugbog na ito ng tatay niya kagabi. Pero siguro nga, mapapatawad din niya ito in no time. Lalo na at may Desiree na nasa kanilang pagitan. Isang damping halik sa pisngi ang ipinagkaloob niya. Ngunit bigla na lamang nalipat sa labi ni Massimo nang humarap itong bigla sa kanya. Agad namang hinila ni Mayan si Desiree upang hindi iyon makita ng bata. At mabilis na ipinasok sa kotse ang tuwang-tuwang baby girl nila. May bata eh, hindi mo man lang naisip yun. Alam niya yun, magtiwala ka sa akin. Wala kang alam. Tinalikuran niya ito at pumasok ng sasakyan. Nakairap man siya pero sa loob niya, parang sasabog na ang kanyang puso sa sobrang bilis ng paggabog nun. Inamin naman ni Massimo ang mga naging kasalanan niya. Nung una, pilit pa rin inaabsorb ni Syra ang mga mali nito. Pero sa huli, naisip din niya na may kasalanan din siya bilang asawa. Kadalasan kasi, wala na siya noong oras kay Massimo dahil sa gabi ang kanyang trabaho. Araw o gabi nagtatrabaho siya dahil nais niyang maging principal noon sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Yun talaga ang pangarap niya noon paman bago pa sila magkakilala ni Massimo na may-ari naman ng private school na pinagtatrabahuhan niya. Oo nga at parang isang whirlwind romance ang lahat sa kanila. At nagdesisyon ng magpakasal sa dalawang buwang pagiging magkarelasyon. Pero totoong minahal niya si Massimo. Kahit nga hindi alam ng mga magulang niya, nakasal pa rin sila sa civil. Yun kasi ang nais ni Massimo. Uulitin na lamang raw at sa simbahan na. Pero hindi rin nagtagal dahil sa lagi niya itong nahuling may kasamang babae. Siguro ay hindi niya na ibibigay ang pangangailangan nito bilang lalaki na hinahanap nito sa kanya. Dahil lagi siya noong pagod sa trabaho. Pinagre-resign siya nito pero ayaw niyang pumayag. Pangarap niya kasi yun, hindi para sa sarili, kung hindi para pa rin sa kanyang pamilya. Pero kahit nagkukulang siya, hindi basihan o dahilan yun para maghanap ng ibang babae ang kanyang asawa. Hindi basihan ang bagay na yun para hanapin sa ibang init ng katawan na hindi mo laging naibibigay sa partner mo. Pero sa nakikita niya ngayon, siguro kailangan niya nang magbigay ng second chance sa taong dahilan kung bakit may Desiree siya ngayon. Isang buwan matapos nilang lumipat sa bagong bahay, ay naging maayos din ang lahat. Ang Massimo na nakilala niya noon ay nagbago na. Isa na itong responsabling asawa't ama sa kanilang anak. Busy man sa trabaho, pero mas inuuna nito ang pamilya. Nagbabalak na nga rin itong magpakasal sila sa simbahan at lahat ng kakilala nila at pamilya ay naroon na kahit nawala ng pamilya si Massimo. Magandang umaga, iha. Umiti siya kay Manang Lita na nasa kusina. Pumihit siya at binuksan ang fridge para kumuha ng tubig. Manang, ang mag-ama nasaan? Nasa labas yata, naglalaro ng badminton. Maaga pa sila dahil kinukulit ng anak niyo ang daddy niya na maglaro sila. Sasagot na sana siya, pero bigla na lang tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Tinakpan niya ang bibig at ipinatong sa mesa ang hawak na baso at tumakbo patungo sa lababo. Ilang beses din siyang nagduwal pero walang lumalabas dahil hindi pa siya nag-aagahan. Iha, ayos ka lang ba? Naghilamo siya bago hinarap ang babaeng kausap. Manang, hindi kaya... Nagkatinginan sila nang may iisang bagay na pumasok sa isipan. Babe, what happened? Sakto namang pumasok si Massimo sa kusina. Nakasando ito ng puti at maong short.
Lumapit ito sa kanya at nag-aalalang hinawakan siya sa balikat. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Dadalhin kita sa hospital. Dire-diretso nitong sabi, pero hinawakan niya lang ito sa kamay, kaya agad ring tumingin sa kanya. I think I'm pregnant. Ang pag-aalala sa mukha nito ay biglang naglaho at sumilay ang ngiti sa labi. Really? Is that true? Magkakaroon na ng kapatid si Desiree? Massimo, hey, let me down. Hindi pa nito napigilang buhatin siya. Natatawang sumigaw siya. May baby brother na ako. Pero nang sumigaw si Desiree, ay bigla rin siyang naibaba ng asawa. Yes, baby. May baby brother ka na soon. Natatawa siya sa dalawa. Halatang galak na galak. Tinignan siya ni Massimo. I love you. At walang tunog na nagsalita habang buhat nito si Desiree. I love you too. Bulong niyang pabalik rito.